So guys, ito yung liquid level switch na ipapalit natin. Ito yung switch niya, guys. Yan, ito. Tapos ito naman yung dalawang plot niya. Lalagyan to natin ng tubig para bumigat. Saka ito naman yung cover niya sa switch. So explain ko dito, guys, kung paano yung wiring nito, yung sa level switch. Yan. So ito, guys, may nakalagay siyang apat na terminal. Yung E1, E2, B1, tsaka B2. So, gagamit tayo ng multi-tester para malaman natin yung kung ano yung connection niya. So, pagka mag-test kayo ng connection niya dito, guys, gamit yung multi-tester, isisit nyo lang yung pinaka-knob niya, yung knob niya sa times 10. Yan. Yung resistance kasi ito, eh. Holes. Yan. Ito. So, sisit nyo lang. Yung test probe mo, yung test probe, itapat mo lang sa kabila. Yung E1 tsaka E2. Yan. Yan. So, kikita nyo dito, guys. Hindi siya nagre-reading. So, ibig sabihin, yung E1 na to is yung normally open. Naka-open siya, guys. Yan. Tsaka yung B1 naman, tsaka B2, yung connection niya is naka-close. So, ibig sabihin siya, connected na siya. Yan. So, dito tayo magkakabit, dito natin ikakabit yung wire sa B1 sa B2. Yan. Kasi yung wire nito, guys, na ikakabit natin, connected to siya sa vertical pump o yung reverse osmosis pump. Yan. Kasi pagka ito, kasi, guys, yan. Paano ko sayo? Yan, meron kasi itong yung tali niya, yung sa loob. Yan. Yan, yung tali niya. Tapos, dito natin, kasi dito natin ikakabit yung wire sa yan. Dito natin ikakabit sa B1 tsaka B2. Kasi ang ano niyan, guys, pagka limbawa mababa na sa level yung plot niya, mahahatak kasi itong lubid. Pag once na nahatak to, yan, hatakin ko. Pag nahatak ko yan, ibig sabihin yung vertical pump niya mag-automatic shut off or mag mawawala ng supply kasi ikakat niya yung ano niya, yung current. Yan. Pagka mababa na. Pagka tumaas naman yung level ng tubig, aandar naman siya. Yan. So mag-o-on na naman siya. So, yun yung function niya, guys. So napaka-importante kasi ito, kasi pag once na yung ito'y nasira, kung mangyayari yan, tapos binuksan nyo yung yung pag nagpa-prada kayo, ang tendency niyan, mauubos yung tubig sa rutang, wag aandar pa rin yung vertical pump. So pagka once na umaandar yun tuloy-tuloy at walang nahihigop na tubig, masisira yung vertical pump. So napaka-importante ito siya, guys. Kaya pagka once na nasira na, kailangan palitan talaga. Yan. So, okay na yung ano natin. So, papakita ko na naman sa inyo yung pag-i-install. So, guys, ito yung magiging setup niya sa loob. Yan, ganito yung... Yan, ganyan.
So guys, ito na yung tatanggalin natin. Pero paalala lang guys, bago natin to ayusin, kailangan mo nating nakababa yung circuit breaker para safety tayo sa ating mga ginagawa. Guys, tatanggalin na natin to. So ito guys, lalagyan natin ito ng tubig. Tapos ito guys, ipasok natin itong lubid niya sa loob. Lahing. Ito si ito. Ilalagay natin itong plot. Ayan. May tubig na to siya guys. Ayan. Yung lubid nito, kung saan mo gusto na ano, yung level ng tubig na pusang na hihinto yung pump, nasa sayo na yun. Yan, ganito lang. Sibuhol mo lang pag so ganyan lang guys, pasok-pasok na dito. So guys, yan yung magiging setup niya sa ano, sa loob yan. Pagka once na bababa tong tubig yan, bababa rin to. Tsaka kaya pagka mababa na sa level, mag-o-off yung ihatakin kasi itong switch niya, kaya magka-cut yung switch niya. Puputol yung supply ng kuryente. Kaya hihinto yung vertical pump. So guys, itakabit na natin yung wiring niya. Dito natin siya itakabit sa B1 tsaka B2. Tanggalin mo natin itong screw niya.
True. Gustong isa naman. So, ganyan lang yung wiring niya, guys. Yan. Tapos, eh, pinatapat sa ano. Higpitan. Tapos dito mo siya i- yan guys. Tapos lagyan mo lang ng tape yung cover niya. So, ganyan lang guys. So guys, i-on ko na yung system. Testing natin kung okay ba siya. Ibuksan natin ito. Tapos, ingat lang tayo dito kasi may kuryente na ito. So, subukan natin na i-angat ito. Yan. Kung magsa-shutdown ba yung vertical pump. Yan. Yan, guys. So, pagka mababa na sa level yung tubig, yan, ganyan yung mangyayari. Mag-automatic off yung vertical pump. So, ibaba ko nga naman. Yan. Yan guys, umaandar naman siya. So, ganyan yung gamit nito. So, maraming salamat.